ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating devosyon. Uri ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalaghim-laghim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trumpeta. Ibigay ang hudiyat sa Siyon sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid. At lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol
ang igagawad ng poon. Makatarungang paghatol, ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol, ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan, iyaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hintil, nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol, ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag iyaong kanyang trono upang doon humaton. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon. Sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol, ang igagawad ng poon. Magsitayo po ang lahat. Sa kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo nang gilalas sa mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan
at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Sa misang ito, ating ialay, no, ang misang ito, pati ang ating mga panalangin. At hindi natin pwedeng alisin ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno para sa ating lahat. Dahil alam ng Diyos ang paghihirap na ating nararanasan, alam ng Diyos ang hirap mo, alam ng Diyos yung mga hinaing mo, at gustong iparating sa atin na tutugunin na ng Diyos ang ating mga panalangin, pero kailangan mo lang din talagang magdesisyon. Magdesisyon ng tama, magdesisyon ayon sa pinaninindigan ng Poong Jesus Nazareno. Hindi pwedeng pag dito para sa Poong Nazareno, pag lumabas tayo, iba na naman yung ating paninindigan. Pumili tayo ng mga kapanalig ng Poong Jesus Nazareno. Pumili tayo ng mga kumakampi sa Poong Jesus Nazareno. Yung kumakampi sa Diyos. Kasi dito po, no, balikan natin ha. Ang dahilan o layunin, misyon ng Poong Jesus Nazareno, kung bakit siya naging tao, ipinadala dito para makapiling natin, para tayo palayain sa pang-aalipin, pagpapahirap ng demonyo. Sa paraan na tayo po ay nauudyukan, tinutukso na gumawa ng masama at lahat ng masamang gawain, labag at nakakasakit sa damdamin ng Diyos. Gusto tayong tulungan ng Diyos. Kaya naririto ang Poong Jesus Nazareno. Malinaw po ba? Pumalakpak nga po yung nalilinawan naman. Okay. Pero hindi rin naging madali. Kasi, sabi nga po dito, matapos palayasin ni Jesus ang demonyo, maraming tao na mangha. Wow, ang galing. Talagang ito ang Savior. Pero mayroong mga tao na nagsasabing, kaya lang naman niya nagawa kasi kakuntsaba niya yung demonyo eh. Nag-usap na yung dalawang yan eh. No, scripted yan. Kaya yan nakapagpalayas ng demonyo dahil kay Beelzebul, yung prinsipe ng demonyo. Yung iba naman, nandoon din para subukin pa rin siya. Hindi pa rin kumbinsido. Ayaw pa rin siyang tanggapin. Pero si Jesus, malinaw sa kanya na kaya siya nakakapagpalayas ng demonyo dahil sa kapangyariang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama. Hindi ng demonyo, kundi ng Diyos Ama.
ang kanyang katungkulan, ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Pero yung realidad po na kailangan natin maintindihan at kailangan natin patuloy na manindigan, yung bang sa mga panahon na kahit mabuti ang ginagawa mo, may mga tao talagang hindi matutuwa sa kabutihang nagagawa mo. Kasi may mga tao na insecure, may mga tao na gusto nila sila dapat yung napupurihan, sila dapat yung nababanggit ang pangalan. Kaya lahat gagawin nila para panghinaan ka, para siraan ka, hanggang sa bumagsak ka. Hindi ka tatantanan yan. Hindi ka titigilan ng demonyo hanggat hindi ka lumuluhod sa demonyo. Pero sa Diyos lang tayo. Sa poong Jesus Nazareno lang tayo, dapat lumuluhod o nagpapasakop. Pero dito, alam naman din ng Diyos, no? Magkakaroon talaga ng division. Hangad ng Nazareno, magkaisa tayo. Okay? Alam ng Nazareno. Dahil nasa pagkakaisa natin, ang susi sa problema natin, sa pagkakaisa natin, diyan ang susi, yan ang lulutas para matapos itong ipinagsisigawan natin na bata pa lang ako hanggang ngayon, puro na lang iahon sa kahirapan, iahon sa kahirapan. Dumidede pa lang ako, yun na yung naririnig ko. Pero ayaw natin magkaisa. Pero muli, ngayon, hindi tumitigil ang poong Jesus Nazareno na magdesisyon tayo tungo sa pagkakaisa. Well, given, kung ayaw, okay, umiwalay ka. Pero kung gusto mo, manatili tayo sa poong Jesus Nazareno kahit anong pambabatikos, kahit anong paninira, kahit anong paghihirap ang ating maranasan, ito ang pinaninindigan natin. Kakampi ako ng poong Jesus Nazareno. Hindi dahil, no, pag kumampi ako sa Kanya, yayaman ako. Pag kumampi ako sa Kanya, giginhawa ako. Hindi yun yung motivation natin. Dahil lahat ng kakampi ng poong Jesus Nazareno, ang gantimpalang naghihintay ay pagkatapos ng buhay na ito. Kaya nawa, no? Sa atin pong, maging mapagmasid din po tayo, ha? Siyempre, deboto tayo. Meron din tayong responsibilidad sa lipunan. Hindi lang pwedeng tayo lang. Ay, hindi pwedeng kontento na ako eh. Deboto ako, okay na ako. Padasal-dasal, okay na. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi ganun. Makiisa tayo sa mga gumagawa ng mabuti, sa mga may intensyon maging mabuti ang bayan natin. Pumili tayo. Ulitin ko po. Pumili tayo ng kakampi at gustong kumampi sa poong Jesus Nazareno. Yun lang yung magiging, parang alam nyo, yung sinasagot naman ng Nazareno yung kahilingan natin eh. Kaya huwag tayong kakampi doon sa babayaran ka pagdating ng eleksyon. Kasi pag tinanggap mo yan, nahulog ka sa trap. Trap ng demonyo. Yung isinulat mo yung pangalan, hindi dahil kakampi siya ng Diyos, kundi dahil binigyan ka ng pera. At pagkatapos niyan, pagpapahirap na ang mararanasan mo, tapos sa harap na naman tayo sa Nazareno, tulungan mo po kami, naghihirap po kami. Binibigyan tayo ngayon ng pagkakataon. Gamitin ang kapangyarihang ipinagkakaloob sa atin. Kung gusto mong umasenso, umayos, maging matawasay ang buhay mo, ang buhay ng iyong mga magiging anak, lalo tigit ang buhay ng bansa natin.
magdasal tayo ng mabuti para hindi tayo madaig ng anumang panunukso. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama ng may pananalig, dala ang ating idinadalanging mithiin. Ang ating pong itutugon, mapagtagumpayanawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Mapagtagumpayanawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga may sakit at may karamdaman naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buong Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo, alakatin. Sa tangkay ng pasanutin ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, oo, may kapal, banal ang
siyang nagulat sa bulak, sa bilay ay nagpanakan, at nagiramay sa lahat. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at husay ka'y kasama ko. Ang sangkot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawid ang mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal. Mahal na pong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, maasa. Oong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami papabayan.
hirap at husay, ika'y kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkahit inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang tumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba